Hello guys, this is Lance Castro, your AGRI-CROPS doc, and welcome to another video. For today's video, we are going to discuss about foliar fertilization of corn. Let us proceed after this intro. Ang mais ay ang pangatlo sa pinakamahalagang pananim sa buong mundo, kasunod ng trigo at palay. Ginagamit ito bilang pagkain ng tao at gayon din ng mga hayop. Ang kahalagahan ng mais ay lumitaw dahil sa pagiging produktibo nito at kakayahang tumubo at mabuhay sa napakalawak na saklaw ng kapaligiran. Nabubuhay ito kahit na walang irigasyon at umaasa lamang sa sahod ulan. Bagaman hindi karaniwan ang pag-apply ng foliar fertilizer sa mga grain crops gaya ng mais, ito ay nakakatulong upang matugunan ang kakulangan ng sustansyang kailangan ng tanim. Bago tayo magpatuloy, alamin muna natin ang iba't ibang bahagi o parte ng tanim na mais. Tassel. Ang tassel ay ang male portion ng bulaklak ng mais. Ito ang nag-a-attract ng mga bubuyog at iba pang insekto na pollinators. Stalk. Ito ang pinakakatawan o puno na kung saan dito nakakabit ang bunga ng mais. Leaves. Gaya ng ibang tanim, ang mais ay nagkakaroon din ng maraming dahon na kapag humaba ay nagko-curve in a downward position. Silk. Ang silk ay bahagi ng female portion of the corn's flower. Ito ay tumutubo at lumalabas sa corn husk na kulay green, yellow, brown or red, depende sa variety ng mais. Husk. Ang husk ay ang kulay berdeng dahon na bumabalot sa bunga ng mais. Ito ay nagsisilbing proteksyon sa mga kernels ng mais. Ear. Ito ay binubuo ng silk, husk, kernels, and cob ng mais. Roots. Ang ugat ng mais ay may dalawang magkaibang section. Ang prop roots na tumutubo sa itaas ng lupa at ang crown roots na tumutubo sa ilalim ng lupa. Ngayon, alamin natin kung kailan ba ang tamang timing ng pag-apply ng foliar fertilizer sa mais. Ang foliar application ay ginagawa sa maagang yugto bago pa magkalaman ang bunga ng mais. Maaaring may tatanong natin kung bakit bago magkaroon ng laman ang mais, ina-apply ang foliar fertilizer. Dahil sa panahong ito, lalong nangangailangan ng sustansya ang ating tanim na mais. Sa panahon ng pagbubunga ng mais at pagkakaroon ng laman nito, ang developing seeds ang mas nangingibabaw na nangangailangan ng sugar mula sa tanim. At ang produkto ng photosynthesis na ginagawa sa mga dahon ay naililipat primarily sa mga developing seeds. Ang supply at ang level ng mga soluble sugars at iba pang nutrients na mula sa dahon, sa puno at sa mga ugat ay nababawasan habang ang mga butil o bunga ng mais ay patuloy na nade-develop. Habang nababawasan ng mga nutrients or sustansya ang mga dahon, ang lifespan at rate ng photosynthesis sa dahon ay nababawasan din. Kapag ang pagkaubos ng sustansya sa dahon ay malala, nagre-resulta ito ng maagang pagkatuyo at pagkamatay. Ang ugat ay maaaring hihinto rin sa pagtubo sa panahon ng paglalaman ng butil. Dahil sa kakulangan ng sugar as source of energy ng mga ugat para sumipsip ng mga sustansya, ang kakayahan nitong sumipsip ng mga sustansya ay nababawasan din kahit pasapat ang sustansyang nasa ilalim ng lupa. Dahil dito, nagkakaroon ng pagkaantala or delay sa paglaki at pagbuo ng mga butil ng bunga ng mais. Nagre-resulta din ito ng kipis at bungi-bunging bunga at di pagkakaroon ng laman. Ang pag-apply ng foliar fertilizer during this critical period ay nakakatulong upang mabawasan ang pagkasira at pagkaubos ng nutrients sa mga dahon. Napapahaba nito ang buhay ng mga dahon upang ang proseso ng photosynthesis o ang pagmamanufacture ng pagkain ay makapagpatuloy at higher levels para sa pagsulong ng masaganang ani. Ang sapat na sustansyang kailangan ng dahon ng mais ay nakakamit sa pag-apply ng foliar fertilizer. Gayunpaman, ang foliar fertilization ay dapat ituring na karagdagan at hindi substitute or pamalit sa pag-aabuno na ginagawa sa pamamagitan ng lupa or soil fertilization. Dito po nagtatapos ang ating video mga ka-agri. Sana po ay mayroon tayong natutuhan sa videong ito. Huwag pong kalimutang mag-SLS, subscribe, like, and share. Thank you guys for watching. See you on my next video.